Hi guys, Mami Park is here. Kamusta po kayo? So maraming maraming salamat po sa inyo, no, sa mga nanood ng ating vlog, no. So I'm happy that I able to vlog ngayon kahit papaano. Ayan. Ay, Jai nga pala. Marami pa tayong by 12 diyan ng mga iba't ibang size nitong ano. By 12s. Oo. Apo. Ilagay mo na dito oh, para mag ano, malumuwag doon. Tingnan ko 81 te. Ayan, medyo tabingi lang guys dito sa ano natin ano sa ating video. So dumating kanina si ano, anong nakaraan, last Friday si ano, si PMFTC ang dumating, no? Ngayon naman ang dumating ay si 14M. So kumuha tayo ng mga sigarilyo natin na Camel, Mighty, no? Alam nyo guys, parehas si PMFTC at saka si 14M na medyo nagpahaging. But I am not 100% sure. But sa inyo guys, hindi kasi natin masabi, baka bigla na lang din tayong mabigla. Tataas, may badya ng pagtataas ang mga sigarilyo. But I'm not so sure, no? Last year naman kasi ganun din inano nila, hindi naman nagtaas. May ano kasi yan na yung huli, lalo na dun sa mga consignment at hindi man consignment, no, ang binibigay nila ay allocation. Ano ba ibig sabihin nun? So ibig sabihin, kung ano yung huli mong kinuha na order, yun lang ang pupwede sa yung kunin mo na bilang para sa dating presyo. Nagets po ba? Halimbawa po, 10 lang ang kinuha ko nung nakaraan ng Camel. So, tapos nagbago na presyo. Ang ibibigay na allocation sa iyo pagdating sa Camel, 10 lang din. Kahit gusto mong bumili ng 20 rim, hindi ka mapagbibigyan. Yung another 10 na gusto mong idagdag, bagong presyo 'yon. So, kaya mahalaga na kasundo niyo ang inyong mga ahente at nilalambing niyo na lagi kayong aabisuhan nang sa ganon ay magkaroon kayo ng desisyon pagdating sa pagpo-order. Okay? Kasi nga, ang hahabulin nga doon ay yung allocation ng presyo. Kung ano yung huli mong nakuha, yon ang magiging allocation mo. Okay? So, yan. No? So, mag-shoutout tayo and syempre may kikwento ako sa inyo, no? Kamustahan tayo and syempre masaya ako ngayon. Masaya na kinakabahan, no? Ganong feeling ba? Syempre, araw-araw o ano, lagi tayong may mga hamon sa buhay. Minsan alam nyo, naisip ko guys, kaya pala ako puro stress ng mga nagdaan kasi may ibibigay palang blessings si Lord, no? Ayan. So, Winnie07, watching Mommy Park here. Tapos si Dominic Boyko 1768, Veliana Santos, maraming salamat po. Ellen Pilar at si Donna 7108, Donna J 7108, and Ricky Anuero. Ayan, shout out kay JC21341, sabi niya, for Central din po ako, may Kawayan area. As po kayo discount, nagbibigay din sila ng discount. Sa akin 2%. Naka side street store tagging ang account ko sa kanila, kaya walang consignment. Pero ang alam ko, on the process na ang consignment nila sa mga small account. As din po kayo ng mga tie-up or bundle promo para malakas makahatak ng customers. So ayan, tamang-tama po. Thank you sa pagbibigay niyo po ng idea sa akin. Tamang-tama po ito sa aking magiging bagong project at good news, no? Bukod pa po doon sa sinasabi ko na I will start na paunti-unti on April, pinakamatagal na ang first week ng May, na i-offer na natin ang wholesale price. Dahil mas kailangan natin ngayon itong mga ganitong bagay sa aking mamayang sasabihin sa inyo. Excited ako. Oh, shout out sa inyo lahat. Meron na nga palang dalawa ulit na PM para i-claim ang kanilang 50 pesos GCash. No? So maraming salamat po sa mga na-replyan ko po sa aking vlog kung saan po ako ay nagtanong para sa 50 pesos GCash para po sa celebration, part po ng celebration natin ng ating ika-15K subscribers. No, yung una po, 100, no? Limang 100 GCash. Hindi po lahat nag-participate. Alam nyo po, hindi ko po alam kung hindi nyo alam ang sagot or ayaw nyo lang talagang mag-participate at mas gusto nyo ang matuto. Hindi kayo interesado sa pera. Pero, sa totoo lang po, natutuwa ako na, hindi ako natutuwa in a way na dahil sa, syempre, makakatipid ako dahil hindi naman lahat kayo nag-participate. Ang point ko lang is, hindi kayo yung tipong ngarag na ngarag talaga, no? Pero welcome na welcome kayo. Tuwan-tuwa ako sa mga nag-participate, no? So sana next time kapag nag-celebrate ulit tayo ng mga bagay-bagay, mag-participate naman kayo, no? Para
alam yun, alam ko po yung iba sa inyo, mas mapera pa sa akin. Naintindihan ko po yun, no? Pwede nyo naman pong i-donate yung inyong panalo sa iba. Kung ayaw nyo pong sa inyo, pwede nyo naman pong i-donate para sa iba. Diba? At least, no? Lalo na kung nakasagot po kayo, no? Ganun lang. So, maraming maraming salamat. Anim lang yung na-shoutout natin, ano? Kasi nga, ay, anim lang yung nag-comment sa last video. So, yon. So, good news ang ating pag-uusapan. Hindi ko lang malisipot naman. Ayan, guys. Bukod doon, guys, sa target natin sana, hopefully, by April, maunti-unti na natin na makapag-offer tayo ng wholesale. At isa na nga dyan ay ang ating pagdadagdag sa ating mga dilata. Kasi, halos kumpleto na yung ating ahente sa dilata. Kasi, si EKC, supplier ko din siya ng mga Ligo, ibang Ligo at saka ano, Ligo at saka Mega na mga dilata, no? At Rose Bowl and Saba. So tapos yung si Force nga eh sa mga 55 naman saka mga Century. So kumbaga ba napakalaking bagay talaga na meron tayong sustainable provider ng ating mga items, no? So we can able to offer a wholesale price, no? Hindi man kasing wholesale ng ano, pero mababang mababa talaga. Yung talagang kahit papaano, ilalaban na ng mga maliit na kasari, no? Ayan. So, good news, kasi I do hope na pinagdadasal ko talaga. Kasi alam nyo, isa sa pangarap ng isang anak na matulungan ng magulang. At ako yun ang pangarap ko, sa totoo lang. Sometimes nahihiya rin ako sa sarili ko na wala pa akong maibigay sa Lola Park nyo na tulong, na talagang bonggam-bongga. Noon, natulungan ko siya mag-startup ng sari-sari store, ganyan. Siyempre, iba pa rin yung kahit paano, yung ma-feel din niya na hindi siya nakakarinig ng stress, hindi siya wala siya na i-encounter basta-basta ng mga stress in a way na pagdating sa pakikisama sa mga anak. Kanya kasi alam niyo naman na si Lola Park nagtindahan dun sa kapatid ko. Yung dun din ako nanggaling dati, no? Umalis ako. So, hindi ko i-elaborate when it comes to family issues and problems, no? Ang main goal ko dito kasi is si Mami malapit sa akin, Lola Park niyo, malapit sa akin para nalulook after ko kahit papaano. Nakikita ko kung ano ang condition niya kasi nagme-maintenance na rin ang Lola Park nyo. So, kaya naman, kanina nagulat ako, dumalaw kasi siya, nangangamusta, ganyan. So, sabi ko, nahihiya din ako na yung nanay ko pa ang dumadalaw sa akin sa sobrang dami din ang pinagdadaanan ko dito sa tindahan, mga dalgaling din ako sa pagkakasakit, ganyan. So, I'm happy na naalala niya ako. May mga nagawa ako sa kanyang bagay na hindi ko na sasabihin pa dito sa YouTube para sa ikabubuti ng well-being niya. However, in my part kasi mas gusto ko ta din talaga yung matutulungan ko siya kahit paano in the long term. At ang pinaka-main goal ko nga ay yung natatanaw ko siya, nakakasama ko siya, nakikita ko siya, nakakabanding ko siya. So that is why we came up to the idea na ikuha siya ng sarili niyang pwesto dito sa Willow Bend. So, it happens na meron kaming napipisil na establishment and I already talked to the owner. So, bukas, magkakausap kami ng owner para sa final decision or final na ano, dahil pagdating dun sa pagbabayad ng down at saka hindi pa naman sobrang fully furnished yung or fully nagawa yung apwesto. So, ang balak namin ni Lola Park doon, sabi ko, maghahati tayo sa income. No? Maghahati tayo sa net income. So, ibig sabihin, right after the expenses na. So, magkakaroon na ng branch ang aming tindahan, hopefully. No? Hopefully. At iyan ay ginagawa natin din para sa ating Lola Park. So, para, kasi si Lola Park yung ayaw niya nung aasa lang sa anak, gusto din talaga niyan, kumikilos, nagtitinda. Yeah, kasi sa kanya ko naman natutunan ng pagsasari-sari store, siya naman na nag-push talaga sa akin. And so, in this time, eh gusto ko, matulungan din siya, no? Na makapagsimula uli para mag-move na siya dito malapit sa akin. And then, excited si Kauri ko, panganay ko, kasi mami, pwede pala ako kay Lola. Total naman, marunong na naman ako sa tindahan. So, at hindi naman yung katulad nitong tindahan na sobrang, ito kasi walk-through, no? Semi-walk-through at saka open. Yun, hindi masyado. Pero maganda rin yung pwesto, establishment talaga ang datingan at saka bungad. So kaya pupwede siya dun magstay kasi dun na din mag-i-stay sila Lola Park at si Lolo Park para ano, dahil kung nandun si Kauri, ano pa rin niya, matutulungan pa rin niya ang kanyang lola, no? So actually hindi to pa alam ni Daddy Park kasi si Daddy Park ay natutulog nung dumating si La Mother, sila Lola Park nyo. Kaya
I do hope na maging smooth din yung pag-uusap namin ni Daddy Park later. At ito kasi ay dati pa naman din kasi talaga ay ini-invite ko na ang lola nyo na tumira malapit sa akin. However, hindi niya kasi gusto yung diba tipong ikukuha mo ng bahay tapos ayaw niya nung susustentuhan mo lang dahil ayaw niya maging pabigat. So kaya ngayon, sabi ko, ikukuha kita yung merong pwede ka magtinda-tindahan. Natatakot siya na baka walang target market at baka mag-aksaya lang ng pera at panahon. So, ngayon, ipinropose ko sa kanya na pwesto na inabangan ko, tuwan-tuwa siya. And kung iyan po ay magiging maayos, hopefully, ipagdasal niyo po kasi ito po talaga yung pangarap ko na maiayos ko kahit papano. Although nang mangungupahan, pero kahit papano maiaayos ko na makikita ko yung aking parents every day kung gugustuhin ko dahil hindi na siya malayo sa akin. So kaya naman bukas dadating daw yung may-ari, mag-uusap kami para magkaroon kami ng magandang usapan and mukha namang mabait, no? Ang panibagong landlord. So para yon kay Lola Park nyo, no? So, happy kami sa income para naman ako ay pagka nagigipit din sa mga ano ko, no? At syempre pagpapalaki na rin ang empire natin, no? Natutuwa nga ako kasi yung isa kong kakilala at suki ko din, pero kasi hindi sila na basta nabibili dito kasi medyo malayo sila. Kanina nakita ko, sabi ko, samahan mo nga ako, hanapin nga natin yung ano, yung may-ari nito, ganyan. Pakitawag mo nga, kasi siya parang kilala niya. Hindi, ayun. Tapos, sabi niya, Mami Park, tama iyan, kasi para dyan na kami bibili, kasi kahit gusto namin pumunta sa iyo, malayo ka, at least dito malapit na. Dahil kung alam ko namang, alam naman daw nila na, impressed pa din ako. So, sabi ko, maraming salamat, no? Tapos nag-PM pa nga sa akin eh. Sabi niya, Mami Park ha, pagka kailangan mong tagalinis, alam mo na. Kasi, kinuha ko rin silang tagalinis dati nung naglipat kami dito. Kasi diba dati kami dun sa kabilang side, naglipat kami dahil nga may parking dito sa bago namin at tinutuluyan. So sabi niya, patawag ko daw siya. So, oo naman, syempre, kailangan pa bang i-memorize 'yo? 'Di ba? Sabi ko, maraming salamat. Sabi ko, suportahan niyo yung bagong tindahan ng Mami. Soon, hopefully. 'Yan. Actually, sabi pa niya, Mami, par, kunin mo na lahat yung pinto kasi para magandang-maganda yung pinakapwesto at diyan na kami bibili. Ganyan. So nakaka-touch kasi tinamo, pag may maganda talaga pinakisama mo sa mga customer mo, kahit saan ka makita, susuportahan ka at binabati ka. Tutulungan ka, sasamahan ka, no? So, hindi lang customers, diba? Parang kapwa community na din. So, na-excite ako kasi gastos na naman, challenge. Parang, sa totoo lang, hindi ko alam saan ako kukuha ng pera, pero bahala na si Batman, no? God will provide. At ang gusto ko lang kasi is, maiayos ko si Lola Park nyo at si Lolo Park nyo. And handyan naman din yung isa kong hipag na asawa ni Marvin. No, alam niyo naman si Marvin, away bati kami noon, no? Lagi yung diche kasi ako sa family. Pero at least, no, kahit pa paano, yung asawa niya kasi ay nasa bahay naman at nag-aalaga lang ng mga anak, pwedeng kahit pa paano ay mapupuntahan si Lola Park niya, sasamahan. At syempre si Kaori din, no? Ilulook after din niya ang kanyang lola kasi love din niya lola niya, no? Malaki din ang naging part ng Lola Park niyo sa pagpapalaki ko sa mga anak ko mula nang inilabas ko. Lalo na kay Kier dahil ako yung cesarean dyan. Diyos ko, pumunta kami ng ospital noong araw na si Kier ipapanganak ko ay 17 pesos lang ang 17 ba o 36 pesos lang ang pera ng ex ko sa bulsa. Nasa ospital kami. Ang Lola Park nyo ang nasa backup namin. So, kaya this time, pangarap ko talaga na, alam nyo, mas nangingibabaw pa nga yung dahil para to kay Lola Park. At para din sa amin dalawa, na para, sabi ko nga sa kanya kanina, sa bandang huli, tayo din pala magtatandem. So, dapat tayo magkasundo. At sana Mami ay makikinig ka. Huwag kang sensitive. Kasi syempre, nauna na ako dito. So, naiintindihan ko na ang sitwasyon. So, kaya sana makikinig ka, no? At yan naman ay para sa atin, para sa kabuhayan natin. At huwag kang mag-alala at gagawin ko ang lahat. Nasa likod mo ako. Yun naman, kasi yun lang naman din yung magagawa ko para sa parents ko, no? And shout out sa aking tatay na nasa langit na. Syempre, masaya din naman ako dahil ang aking stepfather ay love na love ang aking Mami at sila ay magkasundo at natutuwa ako na nakikita kong nanay ko na may kasama sa buhay na kahit tumatanda, may kasama sa buhay. So, yun lang, no?
hindi ko pwedeng sabihin ako ay perfect na anak. Marami din akong kasablayan at naging kasalanan sa lola part nyo. But I try my best. Pag ganitong umiedad ka na, nothing you wish for your parents but to be well off or kahit pa paano ay maging magaan sa kanila ang kanilang pagtanda, no? So kahit hindi pa ako ganun ka-stable na stable, gusto ko pa rin na makita nila na handito lang ako, no? So happy ako talaga kasi I able to look after them as much as possible, like every day, how many times every day. Mula ngayon. Kung hopefully para sa atin tong ano na to, blessings ni God na to. And alam niyo minsan pagka malinis ang hangarin niyo, pipiliin niyo pa rin maging mabuting tao, no? Yun palagi ang inaano ko sa ano. Alam niyo hindi naman ako ano, hindi ako yung all the time malambeng, all the time pa-cute, all the time ano, hindi. Mahigpit din ako, ano din ako, masermon din ako kapag kailangan maging masermon, no? But kailangan ganun eh. Kailangan minsan maging ganun ka para hindi maaabuso and yung disiplina mapapanatili, no? Para hindi ka malulose track, no? So yun lang. I'm just so happy to share it with you kasi baka sooner or later yan ang ating magiging journey at marami kaming gagawin din doon. Parang ganito lang din, magsisimula ulit, no? Mag-ano ulit, magpapakit sa mga customers. Although alam naman na nila pag nakita nila ako doon, eh, ay si Mommy Park. 'Di ba? So, ang ipapakilala natin at ibubus din natin syempre ay si Lola Park nyo, 'di ba? So, baka 2 weeks or 3 weeks from now ay madalas nyo na kaming makikita ni Lola Park na magta-tandem sa vlogs at titingnan natin ang kung ano ang kahihinatnan ng ating bagong projects ngayon, ang ating bagong goal para sa ating Lola Park, no? So lagi niyo tatandaan, no? Mahalin niyo yung mga magulang niyo kasi kahit hindi niyo sila laging kasama, yung maging genuine kayo sa pagmamahal sa magulang at concern, ipuport talaga ni God yung blessing sa totoo lang. Alam niyo? Laging ganito si God. Minsan naiyak ako talaga. God, pag kami mga pinagdadaanan ako, may bigla kayong ibibigay sa akin opportunity. Tapos yung opportunity pang ibibigay niyo sa akin, yung talagang tipong mahihirapan ako at sasadsad talaga ako. And then, eventually, mapagtatagumpayan ko. And then, yun. Blessings, no? Nakaka-touch lang. And, that's it for today's video. And this is Mommy Park and this is Team Park. Fighting! Bye!